Welcome back to another vlog. In today's video, guys, we will be talking about kojic acid. Specifically, what is kojic acid? How it works? Is it really effective to lighten the skin? Why is it very popular here in the Philippines? How to use it properly? And what are the precautions you need to know while using kojic acid? Kojic acid is a byproduct of fermented soy sauce and rice wine, and it is sometimes used in the food industry as natural preservative. However, it is also used in health and cosmetic products. Sa nakikita ko sa market ngayon, ang dami-daming products na may kojic acid. Around 70% siguro na mga products, mga lotions, soaps, is meron talagang ingredient na kojic acid. It is very popular here in the Philippines kasi karamihan nating mga Pinoy is gustong magpaputi, gustong magpalighten ng skin. So, yung tanong natin, and how it works. Bakit siya nakakapagpalighten ng ating skin? So the science behind how kojic acid works as a lightening agent involves its effect on melanin production. So what is melanin? So itong melanin, guys, ito yung nakakapagbigay ng kulay sa ating katawan. Like sa ating hair, sa ating eyes, sa ating skin. At meron tayong amino acid na tinatawag na tyrosine. Ito namang tyrosine, guys, ito yung nage-help sa melanin production. So sa madaling salita, kojic acid works by blocking the tyrosine formation. At dahil block yung tyrosine formation natin, nagde-decrease yung melanin production. At yung effect ng pag-decrease ng melanin production is the lightening of our skin. So what are the benefits of kojic acid? Because it is a lightening agent, it has an anti-aging effect. So it can improve the appearance of dark spots, nakakapagpalighten din siya ng melasma pero hindi talaga totally nawawala. And yung sa mga scars, nakakapagpalighten siya ng scars pero yung umbok ng scars, it can't get rid of that. It also has antifungal and antibacterial properties. So sa tanong ng bayan, effective nga ba yung kojic acid? Yes, definitely. It is very effective to lighten the skin. I have tried a lot of kojic acid, guys. Like the OG one, the Kojisan, di ba? Yung pinakamatagal ng kojic acid. The Bello one, the kojic acid plus tranexamic acid. I have also tried Zevo, guys. So I'll just place the pictures over here for reference. Yung Zevo, guys, is hindi kaya ng skin ko. Nag-i-irritate yung skin ko. I think mas mataas yung concentration niya ng kojic acid. For your reference, I have sensitive skin. Wala naman akong naging problem sa Kojisan. Wala ko naging problem sa Bello na kojic acid. Yung sa Zevo lang talaga. Sa effect naman niya, depende sa skin mo. Sa akin is very effective siya. Nakikita ko yung effect niya every time maliligo ako ng dagat. You know, diba, iitim tayo pag maliligo ng dagat. Then after 2 weeks, nakikita ko na talaga yung effect niya pag gumagamit ako ng kojic acid. So how to use kojic acid properly? First of all, guys, gamitin nyo yung sabon yung may kojic acid ng 2 times a day. So, kailangan 2 beses sa isang araw para makita mo talaga yung effect niya. And then, pagkaligo mo, you lather it into your skin. If you don't have sensitive skin, you can leave it for 3 minutes. Pero if you are like me, na sensitive ang skin, huwag mo nang i-leave. I-rinse mo na siya kaagad. If it's your first time to use a soap with kojic acid, you can do a patch test sa mga maninipis na bahagi ng skin mo, like dito, maninipis dito sa leeg at sa chest. You lather it with a soap, you leave it there for around 30 seconds to 1 minute, and then afterwards, you observe if meron ka bang irritation. If you develop irritation, pwede mo pa din gamitin yung kojic acid but banlawan mo siya kaagad. So what are the precautions you need to know while using kojic acid? Yung isa sa mga precaution, guys, is huwag kang magpapaaraw. So if you want to go out, you need to apply lotions or serums with SPF. So I have here examples of lotions na merong SPF. This is the Vaseline Daily Sun. Ano ba to? Refreshing. It has SPF 50. And this one, the Zevo one. Ito yung the same brand ng sabon na nai-irritate yung skin ko. Pero sa lotion nila is hindi naman. I like their lotion. It has
SPF 40. So, maganda yung lotion nila. So, there are a lot of lotions, serums in the market na pwede nyong gamitin na merong SPF. You have to be very careful kasi nakakasunog siya ng balat if hindi kayo maglalagay ng lotion na merong SPF. And the other precaution is, nasabi ko na kanina, if you have sensitive skin, huwag nyong ibabad yung sabon sa skin nyo kasi mai-irritate yan. Magkaka-contact dermatitis kayo. Mamumula yung skin nyo, mag-irritate. In severe cases, magkaka-blister kayo. Tip ko guys, ha, pag alam nyong maliligo kayo ng dagat, huwag nyong gamitin yung sabon nyo na kojic acid or any whitening soaps. Pag alam nyo na maliligo kayo ng dagat 1 to 2 days before, is huwag na kayo gumamit ng whitening soap kasi magda-darken yung skin nyo. So, yes, after na lang maligo ng dagat, okay? So, yun na guys, I hope meron kayong natutunan sa ating topic today. And, i-end ko na yung video kasi merong nagpupukpok sa kapitbahay namin, okay? Nagmamadali akong i-video to kasi nagko-construct sila or nagre-renovate ba yan. If you haven't subscribed yet to my channel, please click the subscribe button below and click the notification bell para ma-update kayo when I upload new videos. Thank you so much for watching and see you on the next one. Bye!